Nooya Inoue, wala nang pag-asang manalo pa kay Nonito Donaire. Ito pala ang dahilan. Kaya pala pinalalakas ni Nonito Donaire Jr. ito. Itong at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayo una sa balita. Babae na laban ang aasahan, balita sa mga pambato na isasalang, pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing ang nalalapit na laban ni Naoya Inoue at ang ating pambato na si Nonito Donaire Jr. November 7, 2019 nang una silang magbakbaka. Sa naging laban na ito, nabigo nga po na makuha ni Nonito Donaire Jr. ang tagumpay mula sa sinasabi nilang halimaw ng Japan. Bagamat natalo nga dito ang ating kababayan, pero nag-iwan naman ito ng marka at hindi malilimutang pinsala kay Naoya Inoue nang dahilan upang malaman nito ang kahinaan ng halimaw ng Japan. Ito nga at panoodin nating mabuti ang video at ating a-analyze kung bakit nga ba wala ng pag-asa si Naoya Inoue na manalo pa kay Nonito Donaire Jr. kung sakaling maglaban na sila muli ora mismo. Sa unang laban nga ni Donaire at ni Inoue ay talaga namang napinsala ng gusto ang pagmumuka ni Naoya Inoue matapos ngang makatikim nito ng malalakas na suntok at solidong patama mula kay The Flash Nonito Donaire. Sa katunayan nga po niyan mga kaboxing, matapos ang laban ay dinirecho agad sa ospital ang tinaguriang halimaw ng Japan. Matapos mapinsala ang mata nito dahil nga sa solidong patama ni Donaire at mabasag din ang ilong nito ni Inoue. Hindi nga makapaniwala ang mga tagahanga ni The Monster na ganito ang sasapitin niya bagamat nanalo nga siya dito, pero kung babalikan nga natin ang mga laban niya ay hindi nga tumatagal ng 12 rounds lahat ng nakakasagupa niya. Pero dito nga po ay nabigla ang manonood nang tumagal nga po ang ating kababayan na si Nonito Donaire Jr. Sa kanilang laban, hindi nga po naging madali kay Naoya Inoue ang bakbakan nila at halatang nahirapan talaga siya kay Donaire. Pero sa katunayan nga po niyan mga kaboxing, hindi nga kinaya ni Donaire ang pamatay na body shot ni Inoue. Talagang ininday ito ni Donaire. Malamang na magharap muli sila ay dun niya ito pupunteryahin. Ngunit matapos nga ang unang laban nila ay napansin nila ang kainaan ni Naoya Inoue. Napansin ng mga Pinoy boxing analysis, napakahina ng pagmumuka ni Inoue. Madali lang daw dumugo ang ilong nito at mabilis mapinsala ang pagmumuka nito. Dahil dito mga kaboxing, nagkaroon ng mga espekulasyon na kung sakaling maglalaban na ulit ang dalawa ay malabo na ngang matalo ni Naoya Inoue si Nonito Donaire Jr. Sa mga dahilan na ito, una po sobrang lalim nga ng naging pinsala sa ilalim ng kanang kilay nito ay maaaring maging sagabal sa susunod na laban kay Donaire, sapagkat mga kaboxing, sa lalim nga ng pagkakapinsala ni Donaire dito at kahit pa nga maghilom pa ito, madali na lang mapipinsala ulit, matamaan lang muli ni Nonito Donaire Jr. Alam natin na mahirap magkahiwa lalo't malapit sa mata ay malaking problema nga ito. Kaya malamang ay alam na ito ng kampo ni Donaire na maaaring puntirihin nga ito muli. At ang pangalawa naman ay ang counter-attack ni Donaire, dahil dito nga po ay nahirapan si Naoya Inoue. Hanggang sa ngayon nga po ay mahirap pa din i-analyze kung paano nga ito kukontrahin. Isang factor nga ito na magagamit pa din niya. At ang panghuli naman ay ang body shot ni Nonito Donaire Jr. Malamang nga po ay isa ito sa pinukosa ni Donaire sa training nila. Kung matatandaan nga po natin na pinatikim ni Donaire ng isang body shot itong si Raymart Caballo na talagang sobrang ininda nito ang sakit at tuluyan hindi na nga po nakatayo. Kung ito nga po ay magagawa ni Donaire na mapatamaan ng successful landing na body shot si Naoya Inoue, ay malamang nga po ay malaki ang tsansa ng ating kababayan na manalo sa rematch nilang dalawa. Ito nga po ay sariling analysis ko lang mga kaboxing at bumase sa aking napanood. Para sa inyo mga kaboxing, ano ang opinion nyo dito sa laban nilang dalawa? Comment lang po kayo sa ibaba. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!